Sa video na to ay bibigyan ko kayo ng idea ng magiging bayad ng iyong shipping fee kapag kayo ay gagamit ng services ng My Shopping Box. So, meron ako ditong mga pouches. Meron din akong ganitong size. Meron din akong ganitong size. Tapos, meron din akong ganitong size. So, sasabihin ko sa inyo kung anong size nila, tapos bigat, tapos magkano yung naging shipping fee nila. At kung ako ba ay nag-buy air or nag-buy sea. Kung hindi pala kayo familiar guys sa My Shopping Box, bali ang My Shopping Box ay nag-o-offer ng service na pwede nilang ipadala ang mga in-order ninyo na packages from US pati as well as sa Europe. Tapos door-to-door siya, ipapadala mismo sa bahay ninyo guys. Yes, sa bahay ninyo mismo para kayo nag-order sa Shopee at sa Lazada. Siyempre mas mahal lang ng onti yung kanyang shipping fee. So guys, magsimula tayo sa pinakamaliit no. Bale, itong pouch na to. So, ang cute yan. Parang galing lang din siya sa Shopee. So, yung in-order ko dito ay maliit lang siya na makeup na, well, nakalagay dito. Nakalimutan ko yung pangalan niya. So, isa siyang vintage 1942 na makeup. And sobrang liit niya lang, guys. Tapos, yung size niya ay 8x6x2.5 inches. Tapos, yung bigat niya ay 0.31 pounds. Tapos, guys, pinili ko dito ay via air para mas mabilis kasi excited na akong makita. And mura lang, guys, yung naging shipping fee niya. $5.99. So, around mga 300 pesos lang. Diba? From US to Philippines, tas door-to-door pa. 300 pesos lang. Pero, syempre, maliit lang din kasi yung package. Nasa pouch lang na. Next ay itong package na to. So, yan yung itsura niya. Ginagawa ko tong video na to, guys, para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung babayaran ninyo. Depende sa size as well as sa bigat ng packages niyo. So, ang package na to, ang laman nito dati ay mga Anastasia dolls. So, mahilig ako guys sa dolls. Yun yung kalamitang binibili ko. So, yan. Mga dolls na ganito. Maraming pieces siya nung binili ko. Tapos, yun. Wala silang mga box. So, nandito sila. Siksikan sila. Sagdi na sila dito. And, ang size nito ay 18x6x5 inches. Tapos, yung naging bigat niya ay 2.74 pounds or around 1.24 kilos. Tapos, yun, medyo malaki na nga siya, so may kamahalan ng onti yung kanyang shipping fee. So, yung naging shipping fee nito is around, ano sabi dito? Meron akong notes, guys, eh. $23.96 yung naging delivery fee niya. I know, medyo mahal, pero kasi kapag nag-order naman kasi ako sa My Shopping Box, kalimitan yung mga binibili ko ay yung makikita mo lang kasi talaga sa US. Or wala talagang masyadong supplies dito sa Philippines. Kaya, yun. Okay lang din sa akin kahit na maggastos ako. So, yung $23.96 na yun, that's around 1,245 pesos na shipping fee. Pero okay na rin kasi mga rare items din kalimitan yung mga binibili ko. Kagaya ng Anastasia, that's na 1990s pa yun. Tapos wala ka makikita dito sa Philippines. Kung meron ka makikita sa Philippines, sobrang mahal niya. So, ayun guys. So, mga 1,200 to 1,300 kapag ganito yung size. Siyempre, depende din yan, guys, pala sa bigat, ha. Sunod ay palaki-laki ng palaki ang ating box. Ito naman ang ating next box. Yan. So, malaki siya, guys, pero hindi naman ganong kabigat yung kanyang package mismo or dinala. So, ito ay 18x12x4 inches yung laki. And yung bigat niya ay 2.06 pounds or around halos isang kilo siya, guys. And yun nga, ito namang package na to, hindi ko siya ginawang by air. By sea ko siya, kasi hindi ko naman kailangan na mabilisan na makuha. And ang maganda kasi sa by sea, kung nagtitipid kayo, tapos hindi kayo nagmamadali. Mas mura siya by 2. So, i-divide mo ng 2 yung air fee kapag yung magbabaya air ka. Kunyari, $40 kung air. Pag by sea, $20 lang babayaran nyo. Yun nga lang, maghihintay ko na yung mga 2 to 3 months, depende, ganun. Medyo matagal nga siya. Pero kung hindi naman kayo nagmamadayo, di ba makakastipid kayo? So, ang gastos ko sa shipping na to ay $17.94. Malaki-laki na rin siya, kaya ganun nga, medyo mahal na. Yun nga, guys, pag via air to, sobrang mas mahal. So, 17.9. So, sabihin mo na lang 18. 18 times 2. So, mga $36 siya kapag nag-via air ako. Kaya, binaya, siko na lang para mas mura, hindi rin naman ako nagmamadali. Next, guys, ito.
Medyo malaki-laki to. So, ang size nito ay, tignan natin ang aking kodigo. 16 by 12 by 10 inches. Tapos, yung naging bigat niya ay 5.71 pounds or 2.5 kilograms. Ngayon, guys, kita nyo naman, malaki-laki to. So, medyo mas mahal yung kanyang shipping fee. So, yung nilalaman nito ay mga rare na Prince of Egypt na dolls din. Yeah, puro dolls or mga vintage items yung mga pinibili ko sa, well, eBay, guys. Sa eBay ako kalimitan bumili. So, mga rare na Prince of Egypt na mga dolls. So, ito, guys, ang presyo nito ay 23.96 pesos. Pesos tuloy. Dollars, ang mura naman. $23.96 yung naging fee nito. Okay na rin, diba? Mura na. Kasi, diba, ang laki niya, oh, kung magpapasalubong kayo. Pwede na, diba? Pwede na. Para sa akin, pwede na. Kung magpapasalubong kayo. Tapos, yun nga, mga dolls to. Kasi, mga collection ko yun. Via air din to, guys. So, madali din siya. Or, mabilis din siyang dumating sa akin. And, yun. So, overall, yun yung lahat ng packages ko. 1, 2, 3, nasa na yung pouch, and yung pouch na to. So, ayan guys, ito yung mga boxes natin, pati yung pouch. Pouch talaga kaloka, 300 pesos lang yung shipping fee galing sa US. And that is it, guys, for this video. Kung meron pa kayong gustong malaman tungkol sa my shopping box, comment down below na lang din. Meron din ako mga iba pang videos na balak gawin tungkol sa services ng my shopping box. So, thank you guys for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. Bye! Bale pala, pwede nyo i-visit yung website ng My Shopping Box. Tapos meron sila doon calculator na pwede nyo gamitin para ma-estimate ninyo kung magkano ang magiging shipping fee ninyo. Yun lang!